Morning sa ating lahat, mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito naman sa ating mga kaibigan ay talagang enjoyment na po. At saka sa araw na ito, mga kaibigan, talagang natuwa po ako na yung mga alaga natin, mga kaibigan, ay ang ganda na natubo po. At saka nakasurvive sila lahat, mga kaibigan. Kasi itong mag-breed ka ng yung late-born, mga kaibigan, kahirap sila anuin po. Kailangan tutukan mo talaga. At saka challenge bilang isang breeder, mga kaibigan, pero sa susunod, mga kaibigan, mag-breed talaga ako. Hindi na ako mag-breed ng late-born po. Napakahirap po mag-breed ng mga kaibigan, yung late-born po. Hindi ko lang alam kung baka sa iba masyadong magaling siguro. Kung sa akin, mga kaibigan, ilang beses ho akong paulit-ulit, mga kaibigan. Totoo yan. Kaya challenge ko yun. Pero yung sa pahulugan natin ay nabigyan ko naman lahat, mga kaibigan. Siguro ang shipping natin doon ay sa September to October, mga kaibigan. Pero nakita ko na ang ganda nila po. At saka, ako, ang napalo, mga kaibigan, kahit medyo bata pa po. Super. Hindi ko lang alam. Baka maanuhan tayo, mga kaibigan. Baka balitaan tayo kung ano ang mga... Kasi yung nakakuha sa akin, mga kaibigan, ay mayroong papuro at saka mayroon ding panlaban yun, mga kaibigan. Kaya sa atin naman ay talagang enjoy tayo pag talagang maganda na sila, mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-usapan, ay shoutout muna tayo kay Melvin Inchuco, Arlinda Suyat, Spider Farm, Carlo Manawag, Kapol Northern Samar, Chundi Muniva, Cebu, Rumil Nabur, Saudi, Samuel Tagaraw, Banban Dimyaw, Banban Dimyaw Bohol, yun, kababayan natin to, Raquel Mendoza po, at saka ang pag-usapan natin, mga kaibigan, ay napaka-simple lang po yung tinatawag ng paano ba nilason ang manok at paano natin ito maiwasan, mga kaibigan. Kasi hanggang ngayon po, mayroong maganyan. Yung maganyan, mga kaibigan, ay talagang naanuhan ko yan, napag-alaman ko yan. Doon pa ako sa Mindanao po. Kasi so, sa Mindanao, lalo na hindi na lang ko mag-mention ang names, mga kaibigan, nalaman ko rin ito through mga kaibigan din, alam mo na. Kung paano nila, hindi naman tayo dito, mga kaibigan, nag-content, baka naman anuhin sa iba na gawin din yun. Ito ay kinakantid natin para maiwasan po. Hindi yung dito kayo natuto, baka maglason kayo, mga kaibigan. Huwag po yan gawin, mga kaibigan, kasi karma po ang darating sa atin yan, makuha natin yan, makuha natin dyan, karma po. Kaya iwasan natin yung ganun, kaibigan, binablog ko lang ito para malaman ko rin kung ano mga diskarte po. Kasi itong maglason, mga kaibigan, ang estilo sa paglason po ay yung pahiran dito sa mga balahibo, mga kaibigan, dito. Tsaka dito po, sa pulok ng... Kasi makuha yung kaibigan, lalo na pag, mag-anuhan na kayo, siyempre, mag-patukaan na kayo, mga kaibigan, mag-heating ng manok, di ba? At saka doon din sa last, mga kaibigan, doon sa medyo mapago na yung manok, magtukan, shuffling na, doon nila maanuhan yung mga kaibigan, yung lason po. Ang ginagamit na lason dyan, mga kaibigan, ay hindi ko na lang i-mention po, pero para siyang bix, mga kaibigan, para siyang gel po, ganun. Naipahe dito, mga kaibigan, bigyan na lang kayo ng clue. Si ang umpisa po, ayun lang, mga kaibigan, tuloy natin banggitin dito kasi alam mo na. At saka, paano natin maiwasan ang ganung klase na paglaso ng manok, mga kaibigan? Talagang magdala kayo ng yung taga-tatuka, mga kaibigan. Huwag kayong, yung inlaban mo, huwag mong doon ipatuka sa kalaban po. Talagang magdala ka ng para patuka, mga kaibigan. Pero hindi ka makaiwas doon sa maglaban na po. Kasi pag medyo dragging na, drag fight na, doon na sa basaan, mga kaibigan, talaga mag-anuhan na yun. Baka maano pa rin yung manok mo doon, mga kaibigan. Kaya yun lang. Pero kasi itong lasunin mong manok mo, mga kaibigan,
eh talagang magtaka ka lang, bigla lang maano ang manok mo kaibigan, bigla lang nawala ng ano po, nawala ng lakas mo kaibigan, biglang gumaganon parang matulog mo kaibigan. Ito yan, yung parang standing knockout, parang ganun po ang mangyari mo kaibigan. Magtaka ka lang, biglang mamatay yung manok mo kaibigan, totoo, lalo na pag may sugat na, di mo lang namalaya na yung manok mo, ang manok mo pala, hindi na po ang palo, kasi nalason pala mo kaibigan. Kasi ang umpisa niya, ipahid yan dito mga kaibigan, dito sa mga pulo ko. Hindi nila ipahid yan dito kasi ano yun eh, very sensitive yung skin ng manok. Baka ang tawag dun sa hubag mga kaibigan mo, parang ganun. At saka dito lang yan sa, ano mga kaibigan, dito sa pulo ko pahid po. Kasi pag umpisa nun, pag ginamit mo yung palaban patuka, patay yun. At saka, ano mga kaibigan, yung sa drug fight ako, dun sa basaan. Siyempre, mga ano na sila, medyo pagod na. Diba talaga makatuka yun? Taka ka na lang, hindi lang pumalo yung manok po. Nalaso na pala. Yun ang, para makaiwas ka doon sa pinaka number one, ano, magdala ka ng patuka mga kaibigan, yun lang. At saka, number two mga kaibigan, alam nyo po yung, ano, yung sa taparan kayo, sa taparan. Huwag kayong ano, kabigyan, bansa talagang talaga active kayo. Kasi ang iba, magdala kayo ng manok dyan, medyo lumalapit sa'yo, pinadikit yung parang pilits mga kaibigan, tsaka yung iba, nilagay dun sa sinasabi kong parang ano po, parang space mga kaibigan, ilagay dito. Ang manok mo, talagang kung mag ano ka, talagang sa unahan po kasi iganon mo yung manok mong kaibigan, hindi dyan may lumalapit sa likuran mo, dito pinadikit po, patuka ng manok mo. Totoo yan mga kaibigan, ipadikit mo siya dito sa may ano, kung ano man yun, dito sa ano, makita sa manok mo, tukain yun. Pag nakatuka na yung manok mo mga kaibigan, alam mo po, hindi naman yan umiipikto kagad, lalo na pag ginamit mga kaibigan ay para sa daga, may pilits na pula doon. Nako, unti-unti po mga kaibigan, totoo yan. Lalo na pag dalawa ang inilagay, magtaka ka, mawala ng palo yung manok mo. Ito yan mga kaibigan, kaya iwasan nyo yan. Lalo na pag kayo ay medyo na talagang ano ka sa doon sa taparan mga kaibigan, parang na-enjoy ka, di mo na namalaya na may lumapit sa'yo. Inilagay yung pilit dito o yung mga ibang parang palay mga kaibigan na inano doon sa parang ano po, paste. Pag matuka yung mga kaibigan, peligro na yung manok mo dyan. Anuhin na yun nila mga kaibigan, talagang tandaan na nila yon para dun sila magpustas kabila po. Totoo yan. Ang dami yan sa ano dati mga kaibigan, lugar namin dati. Kaya ganun po, iwasan natin yun. Kasi tayo mag-suffer, pira natin. Diba? Kawawa naman tayo dun mga kaibigan, diba? Kaya ito'y tip lang at saka bilang isang pagmamanok po ay talagang magbantay din tayo mga kaibigan para sa safety ng ating mga manok po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan.